Maghapon kinabukasan ay hindi dumating si Mateo, ni hindi ito tumawag. If you're waiting for Mateo, Laura, uwi ka ni Melinda mula sa likod niya. Hindi siya darating. He's in Zamboanga on a medical seminar. Napalingon siya mula sa pagkakapanungaw sa may malaking bintana patanaw sa driveway. Bakit mo naman naisip na si Mateo ang hinihintay ko, Melinda? Kaila niya. Malakas na tumawa ang babae. Pagkatapos ay sunod-sunod ang hit-hitbuga na sigarilyo. Don't be such a hypocrite, Laura. Uwi ka ng babae sa matas na tono. Alam kong may relasyon kayo ni Mateo. Ngumiti ito at nagkibit ng mga balikat. Pero hindi ako nagsiselos, kung yun ang inaalala mo. Hindi ako selosang tao, at alam ni Mateo yun. I can share my man. Sinikap niyang itagong inis sa tinig na sumagot. Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Bakit na kailangang magkailang may relasyon sila ni Mateo? Hindi ba at sinabi nito mahal siya at pakakasalan? Oh yes, he did. But do they really have a relation? Kinumpirma ba niya yun sa salita? Oh, come on, Laura. Lumapit sa sementadong barandilya si Melinda at naupo doon. Si Mateo mismo nagsabi sa akin, sinabi niya sa iyo mahal kanya at pakakasalan. Nanlaki ang mga mata ng dalaga sa narinig. Walang ibang tao sa paligid na nasa hardin sa likod sila ni Mateo. Kahit aninong katulong ay wala. Unless birds and crickets talk. At kahit siguro nagsigawan sila ni Mateo kahapon, ay hindi marilinig ni Melinda kung hindi sinabi ni Mateo ang pinag-usapan nila. A sudden anger rose her chest, thinking of Mateo at Melinda, talking and laughing at her. Lumapad ang isin ni Melinda sa ekspresyon ng mukha ni Laura. Alam ko lahat ang mga affair ni Mateo, Laura. And I don't really mind. I have my own affairs too. Nagtibit pa ito ng mga balikat. At alam din yun ni Mateo. What he can tolerate ay yung ginagawa kong pag-alis dahil nag-aalala siya sa kalusugan ng mga magulang ko. He considered them his second parents, you know? He practically grew up with them. I do not have an affair with him. Halos sumigaw na si Laura. And to think she almost believed him nang sabihin itong mahal siya, she was filled with a hopeless fury that she had the strong urge to cry. Ang mga sinabi ni Mateo sa'yo ay sinabi rin niya sa iba pang mga naging fling niya. Baliwalang sabi nito. I knew all of them. You can ask Manon Carmelita. Tulad nilang halimbawa ng nurse sa clinic niya. Please, Melinda. Awat niya sasabihin ito sa pakanwaring kalma. Ayoko marinig ang iba mo pang sasabihin. Gusto niya mapahiya subalit ang tanging nakapagsalba sa pride niya ang hindi niya pagbigkas ng mahal din niya si Mateo. You have to, she said in a mocking tone. Ang sinabi sa iyo ni Mateo ay isa sa mga paraan to get you to bed so easily. Paismid nitong ngumiti. But the way I see it, hindi kailangan ni Mateo sweet talks. Malisyosang hinagod ang katawan niya at patuya muling tumawa ito. My God! Kung hindi mo ako nakita sa bintana, munti ka ng angkinin ni Mateo sa ibabaw ng bench kung hindi masadamuhan. At sinabayan niyo na tawa. May pakaramdam siyang nag-init ng gusto ang mukha niya sa kahihiyan. Gusto niya ito sampalin pero hindi niya bibigyan kasiyahan si Melinda sa pamamagitan ng pagpatol dito. Bukod pa sa pagsaalang-alang niya sa mga magulang nito. Ginagap niya ang baston at lumakad papasok sa loob nang hawakan siya ni Melinda sa braso. Wala kaming pag-ibig ni Mateo sa isa't isa, Laura. Wika nito sa mariing tono. Ang mga daliri halos bumaon sa braso niya. Though we desired each other's body once in a while. Subalit, kailangan namin magpakasal sa takdang panahon dahil yun ang gusto ng mga magulang namin. Para sa papa, Mateo was the son he never had. At sa bahagi naman ni Tita Victoria, kailangan ng mga Javier ang suporta ng papa't mama. Para hindi bumagsak ang hotel na hindi naman kumikita. They are not that rich compared to the Morales and Alegras. And Mateo couldn't afford to lose the hotel business. Ikamamatay ng Tita Victoria yon. Bitawan mo ako, Melinda. She hissed at hinila ang baras at mabilis na tumalikod. Maliwanag sa pandinig niya ang pahabol nitong salita. Mateo's a good lover, Laura. Tinitiyak ko sa'yo. And if you want him, then take advantage of the short time you can be with him. I won't mind at all. At saka sinundan yun na malakas na tawa. What I hated so much was your taking advantage of my parents' hospitality. Nasa gitna siya na sala nang marinig ang pahabol na yun. Hindi niya mapigilan ang paghaguluhol. Nasasaktan siya. Higit na nasaktan kaysa ginawa ni Kalem. Nakabaon ang mukha niya sa unan at hindi niya namalayan ang pagpasok ni Manang Carmelita. Laura... Napabalik ko siya at mabilis na tinuyo ng palad ang mga luha bago humarap. Manang Carmel, kayo pala. May kailangan kayo. Nasa mga kamay na matanda, ang tray ng pagkain.
Hindi ka lumabas, Laura. Dinala na kita ng hapunan. Sinabi ko kay Aning na nabusog ako at hindi nakakain man ang Carmel. Bakit nagabala pa kayo? Inilapag na matandang babae ang tray sa mesa at pagkatapos ay naupo sa gilid ng kama. Nag-aalala si Corazon sa iyo, Iha. Please, sinikap niyang huwag lumabas ang pagsigok. Masakit lang po yung ulo ko at naalala ko pong mama. Gusto niya kasuklaman ang sarili sa sinabi. Bakit kailangan niya isang kala niyang nangyari sa ina sa nararamdaman? Gumuhit sa mukha ni Manang Carmelita ang simpatya at pag-unawa. Kamakailan lang yun, Laura. Subalit, walang hindi na paghihilom ang panahon, Iha. Hindi pumasok sa isip niya sinabi ng matanda. Ang nasa isip niya ay agad na inilabas ng bibig. Manang Carmel, sino yung dating nurse ni Mateo sa klinik? At huli na para bawiin yun. Bahagya nagdikit ang mga kilay ni Manang Carmelita. Nabanggit ba ni Melinda sa'yo yun? Tanong nito. Nakita ko nag-uusap kayo kanina. Ipinaninibughong ba yan, Laura? May bahid ang banayad na tukso ang tinig nito. Hindi agad siya makaapuhap ng sasabihin. May pakiramdam siyang nanlalaki ang ulo niya sa kahihiyan, lalo ng tipid ng ngiti ang matanda. Huwag kang magkaila, Iha. Alam kong malapit ang loob mo kay Mateo at ganun din si Mateo sa'yo. At yung tungkol sa nurse, kay Linda, sumeryoso ang mukha nito at nagbuntong hininga. Matagal na yung nakalimutan. Umasang masyadong batang iyon na pakakasalan siya ni Mateo. Tumayo na ito at tumakbang patungo sa may pinto. Akala ko ba naman ay kung ano na? Ang nasa isip ko ay ipinagtatabuyan ka ni Melinda. Siya, kumain ka na. Nanatili siya nakatitig sa nakasarang pinto. Parang 1,000 aspil yung tumutusok sa pamamanhid niyang katawan. Totoo kung ganoon ang sinabi ni Melinda. Inamin din itong parehong wala silang pag-ibig ni Mateo pero nakatakda pa rin silang pakasal. Baliwala dito kung pumadal man si Mateo sa ibang babae dahil ayon dito ito man ay may sarili ring affairs. Marriage for convenience. Bawat isin nakikinabang si isa't isa at walang pakialaman dalawa. Anyway, pagkatapos ng kasal, they can do what they like and who cares? It was revolting. At hindi siya makapaniwalang ganun ang uri ng pagkatao ni Mateo. Malaking bahagi ng isip niya ay hindi gustong maniwala. She could swear he genuinely cared for her, lalo sa mga panong itinigil nila sa ospital. Responsibility and guilt, yun lang ang dahilan. And of course, to lure her into believing that he cared, didn't it make his past at her easier? At hindi nagagalit si Melinda dahil sa nagsiselos ito sa kanila. Ang sanhi ng hospitality nito ay dahil nagsiselos ito sa kanya, hindi dahil kay Mateo, kundi dahil sa sariling mga magulang na nagbibigay sa kanya ng sobra-sobrang atensyon. Ang akala ni Laura ang Davao ang pinakadabest na lugar para maghilom ang sugatan niyang puso. Ang kalimutan ng malagim na sinapit ng ina. Subalit sa halip ay higit na sakit ang dinanas niya dito. Muntik pang manganib ang buhay niya. Ang tanging konsolasyon ay ang kagandahang loob at walang pagkukunwaring pakita ng mag-asawang Morales. Gayun din si Manang Carmelita at kahit ang mama ni Mateo na si Victoria. It wasn't anybody's fault that you fall for Mateo's charm, Laura. Ang sumisiksik sa isip niya. He was a real charmer, so don't be hard on yourself. Sa kabila ng sakit ng dibdib, ay nakuha pa niyang bigyang katwiran niyon. Kahit sinong lalaki, kapag binigyan mo ng pagkakataon na hindi pakakawalan, at kung magiging matapat lamang siya sa sarili, aaminin niyang binigyan niya talaga ng lahat ng pagkakataon si Mateo para gawin ang gusto nito. She even responded to his lovemakings eagerly. Kung gaano katagal siyang humihikbi, hindi niya alam. Nang silipin niya ang relo sa braso, ay 9:30 na ng gabi. Sana'y hindi nakipag-date si Trina, at kung naroon man, sana'y gising pa. Tumayo siya tinabot ang baston at lumabas. Nasa ibaba na hagdan ng telepono. Dumayal ang long distance collect sa Bulacan. Trina, wika ni Laura nang mabosesan ng kaibigan. Ilang sandali siyang kinamusta nito bago niya sinabi ang dahilan ng pagtawag niya. Uuwi ako bukas, sakay na panghapong flight. Pwede mo ba akong sundin sa airport? Pakiusap niya. Bagaman nandun pa rin ang sasakyan ng mga magulang, ay walang magdadrive nun para sundin siya. Sure, sagot ni Trina. Yun lang pala eh, basta uyan mo ako ng malong. Original batik ha? Natatawang bili nito. Kahit 10 pa. Napangiti siya sa kauna-una ang pagkakataon mula kanina. Matapos magpaalam, ay binabanan niya ang telepono. Hindi sinasadyang napatingala sa hagdan. Nakangiting nakatunghay sa kanya si Melinda mula sa barandilya sa itaas. I'm glad to hear that, Laura. Wika nito at saka tumalikod.
Kinabukasan ng umaga, sa almusal ay nagpaalam ang dalaga sa mag-asawa. Higit na nabigla si Doña Corazon. Bakit bigla-bigla naman yata, Laura? Tanong ng matandang babae. Oo nga naman, iha. Si Emmanuel. Ang sabi nitong si Corazon ay mga ilang araw ka pa dito at magpapagaling ka ng tuluyan bago bumalik sa Maynila. Bahagya niyang dinaanan ang tingin si Melinda na tahimik na kumakain. Nag-aalala na po si Manang Marcela sa akin. Nakausap ko po siya kahapon. Nag-iisa lang siya at nabanggit niyang may mga taong pabalik-balik sa bahay at nagtatanong tungkol sa akin. Ano daw ang kailangan? Tanong ni Corazon. Ang sabi ng nanang ay lahat daw po ng bagay tungkol sa akin. Matanda na po si Nanang Marcela at mula nang mamatay ang mamay, naging matatakotin. Iyon naman pala mama, singit ni Melinda. There's no need to delay her here. Kawawa naman yung matanda. Nagbuntong hininga si Doña Corazon. Gusto kong sabihin hintay mo na si Mateo, iha. Pero yamang ganyan nag-aalala kasi tiyahin mo'y makabubuti na nga umuwi ka. Tutalay babalik ka rin naman, ani Don Emmanuel na bahagyang umiti. Kami na lang ang magsasabi kay Mateo pagdating niya galing sa doctor seminar. Tumango siya at niyuko ang tasa ng kape upang hindi makita ng mag-asawa ang sakit ng damdamin sa mga mata niya. So alam din na mag-asawa kung nasa ng binata and he didn't even have the courtesy na magpaalam sa kanya. Iko-confirm ko lang ho yung flight ko mamayang hapon. Aniya sa gumagaralgal na tinig. Ako nang bahala, iha. Uwi ka ni Don Emmanuel ulit. Itatawag ko sa Erland Company pagdating ko sa opisina. Sabado ngayon, Emmanuel, paalala ni Doña Corazon. May meeting kami ni Fidel mamayang alas 10, Corazon. Naroon din ang corporate lawyer ng kumpanya at saka nilingon nito anak ng tumingala sa ama't ngumiti. Nasa mga matang pasasalamat, pagkatapos ay nilinga ang ina. Tumayot yumakap dito. Thank you, mama! Isang tipid ng ngiti ang binigay ni Doña Corazon at tinapik-tapik ang mukha ng anak. Sasabay ka na ba sa papa mo, iha? O dadalhin mo ang kotse mo? Dadalhin ko pong kotse ko, ma. Convoy kami ni papa. Tumayo na ang dalaga. Tinapunan ang tingin si Laura. What can I say, Laura? Happy trip? Thank you. Sapilit ang sagot niya. Alang-alang sa dalawang matanda. Magbibihis lang ako, pa. Tumakbo na si Melinda papanhik sa silid niya. Ikinandado ang pinto at pagkatapos ay dinampot ang cellphone at dumayal. Hello? Yes, darating kami sa opisina ng Papa sa Morales Building bago mag-alas 10. Tumikiman na sa kabilang linya bago nagsalita. Nakumpirma na ng mga tauhan kong hinala mo. Tinawagan nila ako kagabi. Nanlaki ang mga mata ni Melinda. Are you sure? Shit! Bullshit! Paano yun? Bakit hindi mo sinabi sa akin kahapon yan? Nang itawag ko sa yung nagawa kong pauwi na mabilis si Laura? I don't want to worry you. And relax, akong bahala. Yung ikaw ang bahala ay duda ako! Pagalit niyang sinabi. Nagpalakad-lakad sa loob na silid, natetensyon, inipit sa tinga ang telepon at dinampot ang sigarilyo at nagsindi. We are not murderers here. Kung gusto mong ipaalala ko sa'yo. Hindi ko gusto ang ginawa mong pagtatangka sa buhay ng mama. Kinukuha ko lang sinasabi mong dapat ay sa'yo at sa akin. Kabisado nito si Melinda pag nagkakatensyon. Relax, Melinda. Let me handle this, okay? What about the girl? There was an open invitation that she can come back anytime for another vacation in the future. Niirit ang sabi nito. Ako rin ang bahala. Seryoso sagot na nasa kabilang linya. Now, take a deep breath and relax. Umanda ka na sa pag-alis mo patungo dito. And after that, nasa ibang bansa ka na naman. You can go to Paris this time, iha. Natitiyak mo? Bahagya ito nakadama ng kalma at kasiyahan. Tinitiyak ko. Pagdiriin nito. Maybe we can force Corazon to give you your inheritance. For now, but she will. In one way or another. In the meantime, ihanda mo sarili mo sa isang bakasyon grande. Hindi biro halaga ng Morales assets, iha. Millions of pesos worth of properties. Matapos ay off ang telepono ay nagbukas ng drawer si Melinda. Sa ilalim ng mga underwear ay isang hiringgilyang kinuha at dalawang munting bote. Kumuha ng kaunting distilled water sa isa at inihalo sa kabila. Inalog at saka ipinasok sa hiringgilya. Pagkatapos ay nililis ang mahabang manggas at sinuksok sa braso. Pagkatapos ay inihagis sa basurahan ang disposable syringe. She took a deep breath and smiled. Humarap sa salamin at nag-ayos. She was glad na kahit paano'y nalibang ni Laura si Mateo. Kung hindi mabubuko siya nito na gumagamit ng drugs.
Minsan naka-sleeveless siya. Muntik na mapunan ni Mateo ang tusok niya sa braso kung hindi may dumating nakakilala at nalimutan na nito ang tungkol sa hinala. She has no intentions of addicting herself to his damn drug. Kailangan lamang niya ito upang makalma sa lahat ng tensyon. Tulad ng pagpirma ni Don Emmanuel mamaya para sa pagkakaloob sa kanya ng legal nitong mga ari-arian. Bakit hindi po kayo kumikibuman ng Carmel? Tanong ng dalaga sa matandang babae na tinutulungan siyang magayos ng mga gamit niya. Bakit kasi hindi mo pahintayin si Mateo, Laura? Hindi marahil tamang aalis kang hindi nagpapaalam o nagkakausap man lang kayong dalawa. Uwi ka nito. Umiwas siya ng tingin. Nanikip ang lalamunan. Sinabi ko na pong dahilan man ang Carmel. Minadali niya ang pagpasok sa maleta ng mga gamit. Gusto niya sabihin bakit kailangan pang magpaalam? Ito man ay hindi nagpaalam nang umalis. Isa pa'y ano ba ang dapat na pag-usapan pa? Nagbuntong hininga matandang babae at tinitigan siya ng husto. Pagkatapos ay tumayo at niyakap siya. Sana'y muli ka magbalik, Laura. Umaasa ako. Hindi siya makasagot. Hindi siguro madaling kalimutan si Mateo ang naging damdamin niya dito pero tinitiyak niyang hindi na siya muli pang aapak sa Davao. Salamat po sa magandang pagtingin. Wika niya sa nagsisikip na lalamunan at banayad na kumawala sa matanda. Sinikap na ngumiti. Tinutuon ni Doña Corazon ang sinabi. Nagpadala ng 3 kahong durian. Kung hindi ko pa inawat ay baka higit pa doon. Nangiti na rin ang matandang babae. Palabas na sila ng veranda upang tawagin ang driver na maghahatid sa kanya sa palipara ng siya namang pagdating ng sasakyan ni Emmanuel. Kasunod si Attorney Fidel Bermudo. Halos magkapanabay na lumabas ng kotse ang dalawa. Si Melinda? Tanong ni Doña Corazon sa dalawa. Huwag mo intindihin ang anak mo, Corazon. Si Attorney Bermudo. Nagpaiwan at gusto raw niya mag-blow out sa mga kaibigan niya. Gusto yatang lumuwas agad sa Maynila at simula ng gustong negosyo. Fashion consultant, Corazon. Natatawang wika ni Don Emmanuel. Napansin na nakagayak na si Laura. Oh, Laura, it's 3-4.5 hours bagong flight mo. Bakit napakaaga mo naman yatang gumayak? She still has to go shopping for pasalubong Emmanuel. Ani Doña Corazon, bago pa nakasagot ang dalaga. Nagbili ng batik ang kaibigan niya sa Maynila. Nabanggit nga ni Emmanuel na ngayon na ang alis mo, Laura. Uwi ka ni Attorney Bermudo. I volunteer to take you to the airport. Thank you, Ania. Pero baka makaistorbo ako. Tulad nga po na sinabi ni Doña Corazon, bibili pa po ako ng mga pasalubong. Itinaas ng abogado ang mga kamay at ngumiti. Then I can show you the best place to buy batik. I won't mind, I'll buy something for myself too. Kung hindi po nakakahiya sa inyo. Hindi. Paniniyak ni Attorney Bermudo. Use the Land Cruiser, Fidel. Malit ang kotse mo para sa mga kahong padala ni Corazon. Naroon ang amusement sa tinig ng matanda lalaki at inuutos sa naroong driver na ipasok na sa likod ng mga kahon at maleta. Pagkatapos ay nilapitan si Laura at kinamayan at niyakap. It was supposed to be a casual hug subalit kung bakit nagtagal ay walang makasagot. Si Doña Corazon ay niyakap din ng dalaga. Nanatili nakamasid sa may pinto si Manang Carmelita. Kumaway ang dalaga bago sumakay sa Land Cruiser. Si Attorney Bermudo ay nauna na sa driver's seat. Ilang sandali pa'y pulos sa likabok na lang ang makikita sa daan. Saan ba nagpunta si Mateo at bakit hindi alam ni Victoria yung tuko sa seminar? Tanong ni Emmanuel nang mawala sa paningin ang Land Cruiser. Nakaalis si Laura na hindi mala nakapagpaalam sa kanya. Malapit lang Maynila, Emmanuel. Natitiyak kong susunod si Mateo doon. Nakangiting wika ni Corazon. Si Manang Carmelita'y hindi malaman ang gagawin si Tensyon. Bakit ba naman kasi wala pa si Mateo hanggang ngayon ni hindi ito tumatawag? Samantala ay napuna ni Laura na hindi patungo sa airport ang daan tinatahak na sasakyan. Kumaka pa lang mga punot nagiging makitid ang daan. May daan po bang iba maliban sa main road, attorney? Tanong niya. Dadaan muna tayo sa bahay ko, Laura. Wika ng abogado na nilingon siya at nginitian. Total ay maaga pa naman. Nakalimutan kong wala pala akong dalang pera. Okay lang ba sa'yo? Gusto man niya sabihin hindi ay wala siyang magagawa kaya isang marahan tangoy sinagot ng dalaga. Ilang sandali pa'y wala na siya natatanaw na bahay at rough road na dinadaanan nila. Gusto na niyang isiping wala na siya makikitang bahay nang matanaw niya ang isang katamtamang laking bungalow. Tulad ng karaniwang bahay sa bahaging inang Davao ay pulos-puno ang paligid nito. Ayun ang bahay ko, Laura. Nguso ng abogado sa bungalow na nababakura ng kahoy na walang pintura.
Nabili ko ang bahay na yan nung una akong dumating dito sa Davao, 8 years ago. Ipinasok nito ang Land Cruiser sa bakuran at ipinarada sa tapat mismo ng pinto. Lumabas at umikot sa lugar niya. Bumaba ka muna, iha. Naku, wag na po. Hihintayin ko na lang po kayo dito. Aniya, kung pera lang naman ang kukunin na hindi kailangan pumasok pa. Come on, Laura. Hindi mo man lang ba gustong makita ang bahay ko? Maliit lang yan, hindi tulad ng Villa Alegre at mga Javier. Nahimigan niya ang tila pagdaramdam sa tinig nito kaya bumaba na rin siya. Binuksan ng abogado ang pintot na tambad sa kanya, ang maliit na kabahayan pero puno ng kasangkapan at maayos. Alanganin siyang pumasok subalit tawag siya ng lalaki sa braso at inakay papasok. Make yourself comfortable, Laura. Magpapahanda ako ng maiinom. But? No, buts. Nakangiting wika ng matanda lalaki. Mula sa isang silid ay lumabas ang isang babaeng marahil nasa late 20s nito. Hindi kagandahan subalit ismarte kong tumayot gumayak. Nakahinga na maluwag si Laura nang malamang hindi lang sila ng abogado ang nasa bahay. For one reason or another, hindi siya panatag sa abogado. Siya si Mariela Laura, ang sekretarya ko. Ngumiti ang abogado at more or less ay nahuhulaan na niya kung ano ang papel ng sekretarya sa buhay ng matandang abogado. Hello, Laura. Nakangiting bati ng babae. O siya nga pala, Laura. Pakibigay kay Mariela ng plane ticket mo at i-confirm niya ang flight mo. Nakalimutan ni Emmanuel kanina. Nagkibit siya ng mga balikat at kinuha sa bag ang plane ticket at inabot sa babae. Ngumiti ito sa kanya at pagkatapos ay lumabas ng bahay. Doon nagsalubong ang mga kila ng dalaga. Paano niya i-confirm yun? Nagtatakang tumayo siya. Ilang sandali pa'y narinig niya ang tunog ng makina ng Land Cruiser. Nagmamadaling ginagap ng dalagang basto na tumayo. Tinungo ang bintana ng jalous at dumungaw. Saan pupunta yun? Lingon niya kay Attorney Vermudo. Ngumisi lang ang lalaki. Sit back, Laura. Bumangon ang galit sa dibdib ng dalaga sa sinabi ni Attorney Vermudo. What do you mean by sit back? Saan pupunta ang babaeng yun? Akala ko ba i-confirm niya ang flight ko? I thought she was going to call the airline office. Sunod-sunod niya sinabi. Muling nilingon ang daan at malayo na ang Land Cruiser. Si Mariela ang gagamit sa ticket mo papuntang Maynila, iha. Bale, walang sagot nito. Sa bahay ng mga Morales, sana hindi sumama ang loob mo sa akin. Wika ni Don Emmanuel kay Corazon. Nasa veranda sila at nakaupo ito sa silang tumba-tumba. Legal ko nang pinirma ng mga dokumento kanina ng pagkakaloob ko kay Melinda ng lahat ng mga pag-aari nasa pangalan ng Morales Developers and Builders. Isa na lamang akong empleyado. Ngumiti ito na patuya para sa sarili. Tumango si Doña Corazon. Ibinaba ang kape sa lamiseta sa harap ng asawa. Mana mo yun sa mga magulang mo, Emmanuel. Gusto ko mang pigilan kay, hindi ko magagawa. Alam kong bukas sa loob mong sundin ang hiling ng anak mo. Isa pa'y naisip kung baka nga tama si Melinda. Kailan pa ba niya pakikinabangan ang mga bagay na ito? Kung patay na tayo, o di kay, paano kung mauna siya mawala sa atin? Huwag mo sabihin niyang Corazon. Natutuhan ko nang tanggapin ang mga katotohanan ng buhay, Emmanuel. Wala nakakatiyak sa buhay ng tao. Aanin nga naman ni Melinda sa laping mamanahin niya sa atin kung hindi naman na niya mapapakinabangan. Yan ang gusto kong maunawaan mo, Corazon, sagot ni Don Emmanuel. Minsan na siyang nawala sa atin dahil sa kapabayaan ko. Ayokong dahil sa salaping talaga namang para sa kanya'y tuluyang mawala sa atin si Melinda. Isang tikim sa may bungad ng pinto ang nagpalingon sa mag-asawa. Nakatayo doon si Manang Carmelita. May gusto akong sabihin sa inyo. Emmanuel, Corazon. Samantala, anong ibig mo sabihin? Tanong ni Laura na sa kauna-una ang pagkakataon ay kinabahan. Si Fidel Vermudo ay tahimik na humugot ng sigarilyo at nagsindit na upo sa naroong sofa. Si Mariela ang gagamit ng tiket mo pabalik sa Maynila. Ulit nito, may mga kakilala si Emmanuel sa airport at natitiyak kong makikilala rin ng mga ito ang Land Cruiser. Malalagi si isip na lahat na talagang bumalik ka sa Maynila. Kung hindi ka man makarating, hindi ko na problema yun. Isang marahan tawang pinakawalan nito. Hindi kita naiintindihan! Napataas na ang boses niya. Bakit mo ginagawa to? Nagbuga ng usok ang lalaki. Ang tanging kasalanan mo'y nagkamali kang piliin ang Davao para magbakasyon, iha. Of all places in the world. Very ironic to think that you are a rich woman. You could have gone to Europe. Kalmante nitong sabi.
Nadagdagan pa ng patulan mo si Mateo at nahulog ang loob niya sa'yo. Hindi kita naiintindihan. Magkahalong iritasyon at kaba ang nasa dibdib niya. Ano ba pinagsasabi mo? Ngumisi ang matandang lalaki at nagtaktak ng abo sa ashtray. Kay tagal kong hinintay ang pagkakataong ipagkalob ni Manuel ang mga ari-arian niya kay Melinda Laura. Dumating yung kanina. Nasa akin na ang mga papeles na nagpapatunay na pag-aari ni Melinda ang buong Morales Developers and Builders. Good for Melinda! Kinakabahan ay hindi pa rin niya maialis sa sarkastiko sa tinig. Pero nung kinalaman ko doon, nakuha mo na palang gusto mo. Isa pa yung sa gumugulo sa isip niya. Anong interes ng abogadong ito sa mamanahin ni Melinda? Darating tayo dyan, Iha. May hinahang wika nito. Hinagod siya ng tingin. But things would have been alright kung hindi ka natutuwang ibigin ni Mateo. He's not in love with me! Sigaw niya kasama ang pait sa dibdib sa kasinungalingang iyon. Oh yes, he is in love with you. And to my knowledge, for the past 8 years, he must have loved you when you were still a babe. Strange? Halos bulong lang huli salita na tila para sa sarili at nangunot ang noo. I am not very romantic kaya pinagtataka ko mga bagay na yun. And to think there was Melinda and was willing to... He stopped in mid-sentence at tumiling. Napahawak sa noon niyang dalaga. Palabo ng palabong usapan at hindi niya naiintindihan. Nasulya pa ng isang leatherette stool at wala sa loob na ropo doon. Please, hindi kita maintindihan. She almost pleaded. At tinitiyak ko sa iyong walang pag-ibig sa akin si Mateo kung yun ang inaalala mo. At kung mayroon man, magpapakasa sila ni Melinda kaya walang problema sa party ko. Hindi nga ba't babalik na ako sa Maynila? Too late, Iha. Patuloy nito't muling humithit ng sigarilyo. I don't know where Mateo is, pero nagpapasalamat ako na pinili niya ang pagkakataong ito para mawala sa eksena. Hindi ko magagawa ito kung nandyan siya. Nagkibit ito ng balikat. Well, I could have done it in Bulacan, pero bakit pa ako maghihintay ng pagkakataon at magbayad ng mahal ngayon? Heto na't ibinigay sa akin si isang silver platter. Wala siyang naiintindihan. Nanatili nagdikit ng mga kilay ni Laura sa pagkakatitig sa mata ng lalaki na prenting nakaupo. Maraming tanong ang naguunahan sa isip niya. Mga nakakalitong tanong pero hindi niya alam kung saan mag-uumpisa. Paano ba siyang napasok sa gulong ito? Tumikim ang dalaga. Tried herself to deal the circumstances with calm and reasons. Alright, umpisa natin sa simula. Anong kinalaman ko dito? Sinasabi ko na sa'yo at hindi ka nakikinig. He snapped impatiently. Kung sana'y nabawi ko ng tuloy na Allegra Farm, ay baka sakaling palampasin kita. To tell you the truth, kalahati lang nadarama ko kasiyahan ng legal na pirmahan ni Emmanuel ang mga dokumento kanina. What I want is the whole Allegra properties. Dahilakan yun! Pagdiriin ang abogado at napasinghap si Laura sa biglang pagtalim ng mga mata nito. Nawala ang kalma sa mukha. But Mateo was a foolish to fall in love with you. Tinitigan siya nito. At ganun ka din sa kanya. Soon he will marry you. Ititira ka niya dito sa Davao at yun ang hindi ko gusto. Bagaman imposible, ayoko ipakipagsapalaran na malaman ng mga Morales ang tunay mong pagkatao. Nanlaki ang mga mata niya. Tunay na pagkatao? You are talking in riddles. Please, take me to town at ako nang bahala magtungo sa airport. Nilingan niya ang pinto. Don't ever think about it. Wika ni Attorney Vermudo na nahulaan ang nasa isip niya. Hindi ka makakatakas. 5 kilometro mula rito hanggang highway. Sa kalagayan mo, sinulya pa nito ang baston sa kamay niya. I doubt makakarating ka doon ang humihinga pa. But why? Pahiyaw niyang tanong. Napailing ang abogado. For a while ay nahagip niya ang simpatya sa mga mata nito na bigla rin namang nawala. Ikinalulungkot ko, Laura. I honestly believe na wala kang alam. Maligaya ang buhay mo sa nakilala mong mga magulang. Pero kung may isa mang konsolasyon kang matatanggap sa akin ay katotohanan ng wala akong interes sa katawan mo. Tumalim ang mukha ng dalaga. Why? Thank you. How considerate? Ano ngayon na interes mo sa akin? Hindi rin ako murderer kaya hindi ko magagawang patayin ka. Kahit papaano ay pamangkin kita. But I will let someone do the job. Pamangkin? Naluloko na ba ang taong ito? Napailing si Laura. So you want me killed pero hindi ikaw ang gagawa nun? Pwede ko bang malaman kung sino? At exactly 4:30 ay alis ng aeroplano sa airport ng Davao. Sakay na nun si Mariela bilang ikaw dahil gamit niyang ticket mo.
She will then take again another flight pabalik dito. Ibabalik ang Land Cruiser dito sa isang tauhan ko at iuwi ko yan sa Villa Alegre to get my own car. Everybody will think that you were in that flight at yung driver na maghahatid ng Land Cruiser dito ang bahala sa'yo, iha. Oh God! Ano kayang kwento sa likod ng pagkatao ni Laura? Sino? At ano ang papel sa buhay ni Attorney Fidel Bermudo sa buhay ni Laura? Tuloy ang kaya makuha ni Fidel ang lahat ng ari-arian ng mag-asawang Corazon at Emmanuel? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.